reliyon ng mga Hudyo, may tinatawag silang Passover meal. At ito ay pagunita sa kanilang paglaya mula sa pagkaalipin sa kamay ng Ehipto. Isa sa pinaka-importanteng bahagi ng diriwang ng Passover meal ay ang pagtatanong ng isang bata o kung sino man ang mas bata na kabilang sa pagdiriwang ng Passover meal ay may parte siya para magtanong. At ang tanong niya ay, ano ang pagkakaiba ng gabing ito sa iba pang mga gabi? Ano ang pagkakaiba ng gabing ito sa iba pang mga gabi? Napansin yun, siyempre, ng bata sapagkat may mga bagay-bagay na hindi ordinaryo. Ito'y magandang itanong sa ating mga sarili sa konteksto ng ating pananampalataya. Ano ang pagkakaiba ng gabing ito sa iba pang mga gabi? Ano ang pagkakaiba ng Huwebes na ito sa iba pang mga Huwebes na nagdaan? Mga kapatid, ang Huwebes na ito ay kakaiba sapagkat ang Huwebes na ito ay santo. Ang Huwebes na ito ay banal. Ngayon, pinapanariwan ng simbahan ang sakramento ng banal na Eukaristiya na nagmula doon sa upper room na kung saan sa upper room na iyon nagkatipon-tipon ang mga alagad ni Jesus at si Jesus mismo para magsalo-salo, para magdiwa isang ordinaryo event na pagtitipon-tipon. Ngunit ginawa iyong extraordinary event ng ating Panginoon sapagkat sa araw ding iyon ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan at ang kanyang dugo bilang pagkain at inumin, bilang pagkain at inumin sa anyo ng tinapay at alak. At ang mga salitang sinabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo para sa ating mga kasalanan. Yun yung pinaka-importanteng bahagi na ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Hindi ordinaryong tinapay na lang, hindi ordinaryong alak na lang. Binigay mismo ng Panginoon ang kanyang sarili para maging pagkain at inumin ng ating mga kaluluwa. Pagkaing nagpapabanal, pagkaing nagbibigay buhay. At sa araw din iyon, itinatag ng Panginoon ang isa pang sakramento, ang sakramento ng banal na orden, para masiguro ng ating Panginoon ang pananatili ng kanyang presensya sa kanyang bayan. Sa anyo ng tinapay at ng alam na nagiging katawan at dugo ni Kristo kapag ito'y binabasbasan ng pari, kapag dinadasal ng pari ang dasal sa pagpapanibago para ipadala ng Diyos ang kanyang Espiritu upang baguhin ang ordinaryong alak o ang ordinaryong tinapay at ang ordinaryong alak bilang maging katawan at dugo ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ordinasyon na tinanggap ng pari, siya ay nagkakaroon ng kakayanan. Siya ay itinalaga para manguna sa bawat misa. Walang misa kapag walang pari. Pag ang pari sa kanyang ordinasyon, siya ay kumikilos bilang kinatawan ni Kristo sa lupa. Siya ay nagmimisa, pinapangunahan niya ang kanyang mga parokyano sa persona ni Kristo. Kumikilos siya sa persona ni Kristo. Kaya kahit ang isang pari ay nagkasalang lubos, hindi question yung validity ng misa. Hindi natin pwedeng sabihin walang silbi ang misa. Hindi. Sapagkat
makasalanan man siya o banal, kapag siya ay nagmisa, siya ay hindi siya ay si Kristo. Kabilang din sa pagdiriwang natin na ito ay ang utos ng Panginoon na magmahalan tulad ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga po tinatawag ang Huwebes Santo na Monday Thursday, sapagkat ang salitang Monday ay hango sa salitang Latin na mandato, command, at ito ay pag-uutos sa atin na mga binyagang Kristiyano na kailangan nating ibigin ang ating kapwa tulad ng kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig ni Jesus ay pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang pag-ibig ni Jesus ay pag-ibig na hindi iniisip ang sarili lamang. Ang pag-ibig ni Jesus ay ang pag-ibig na makikita natin sa krus. May duda ko ba kayo doon? May tanong ko ba kayo doon? May pagtataka ko ba kayo doon? Tingnan niyo po ang krus. Pagmasdan niyo po ang krus. Pagmasdan niyo ang larawan ni Kristo na kapako. Buong-buong hinagka ng krus, tinanggap ang mga pako sa kanyang kamay at paa. Yung hari na winelgam ay naging hari sa krus. Tumingkad ang kanyang pagkahari. Ngunit ang kanyang pagkahari ay pagkahari. Ang trono niya ay krus. Ang setro niya ay pako. At ang korona niya ay tinan. Ito'y magandang pagninilay ngayong Huwebes Santo, sapagkat inuutusan tayo ng Panginoon na ibahagi ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi isang abstract idea. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang drawing. Ang pag-ibig ng Diyos ay may laman. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakalarawan sa krus. Kung may pagdududa po kayo sa pag-ibig ng Diyos, sulyapan niyo lamang po ang krus. Pagmasdan ang mga mata ng Kristong nakapako sa krus. Pagmasdan ang mga labing nakamukha. Pagmasdan ang mukha. Doon makikita natin kung papaano ang pinakamataas na Diyos ay pinili niya maging katulad natin. Mga kapatid, ito po ay magandang pagnilayan mo natin iyong Huwebes Santo, at nawa ang ating Huwebes Santo ay maging kakaiba sa iba pang mga Huwebes na nagdaan. Huwag po natin ito sayangin, huwag po natin ito ipagsawalang tabi, sapagkat sa araw na ito, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. At mas paiitingin pa sa mga araw na susunod ang kwento ng pag-ibig ni Jesus. Ang kwento ng pag-ibig